muli tayong manatili sa isang kalagayan na tayo po ay makakapakinig ng mainam. Tayong lahat ay mag-focus ng ating atensyon sa ating pakikinig. Huwag po nating hayaan na ang ating mga kaisipan ay gumala kung saan-saan. Ilagay lamang po natin sa ating pakikinig. Sapagkat alam ko po na ang araw na ito ay tinakda ng Panginoon upang muli gawan tayo ng dakilang bagay ng ating Panginoong Diyos na buhay. At gaya po ng sinabi ni Ate Christy kanina, 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound to you so that having all sufficiency in all things at all times. At sa oras pong ito, the grace of the Lord will abound once again to all of us. Amen. At ang lahat ng nais mong mangyari at maganap sa buhay mo, ilagak mo ngayon lahat sa ating Panginoong Diyos na buhay. At iyak ang Panginoon ay masaganang magbubuhos ng mga dakilang bagay sa oras at araw na ito. Kaya inaayahan ko po ang lahat na tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon bilang paggalang sa presensya ng Diyos sa lugar na ito. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay, yumuko at pumikit. At muli pakalasahin natin ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Oh,
natin at habang nakataas ang ating dalawang kamay patungo ng langit, ilagay natin ang ating puso at isip sa Panginoon sa oras na ito. Tanggalin natin sa mga iniwan natin, sa mga naganap kanina, at mga magaganap pamamaya. Sa oras na ito, ipokus mo. Hunganga nating lahat ang ating puso at kaisipan sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Sige po, everybody, put on our hands and lift our hands to the Lord. Hallelujah. At wala na po muna ang lalakad-lakad. No body moving around, please. Wala po muna ang ano pa mang gagawin. Let your glory fill this place. Let your presence fill my heart. Let it settle over us. Church in this service,
in our lives, O Lord, and let your name, Father, be glorified. Ngayon pa lamang, dakilang Ama, na isa namin ibalik na ang lahat ng karangalan, ito lamang po ay para sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan lamang po ni Kristo Jesus at ang bawat sa ibang sabi na Amen. Palakpakan natin ang palakas ang pangalan ng buhay. Hallelujah. At sa matatagpuan po natin sa aklat ng 2 Corinthians 5:17, ito po ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Kung magkagayon, ang sino mang na kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Pakisabi, bagong nilalang. Wala na ang dati, lumipas na. At ang napakagandang mensahe ng Diyos sa oras na ito ay pinamagatang new life in Christ. Bagong buhay kay Kristo. Pakisabi, bagong buhay kay Kristo. New life in Christ. Mga minamahal, narinig natin ang mga authorities ng DOH, Department of Health, no? Narinig natin yun, particularly si Dr. Eric Tayag, kung di ako nagkakamali. I believe, ano siya, undersecretary siya or assistant undersecretary. At ano po ang kanyang hinihiling sa lahat ng Pilipino? Ang hiling niya sa lahat ng Pilipino ay huwag nang magpaputo. Tama? Itotal ban na ang lahat ng uri ng fireworks at firecrackers. Bakit? Sapagkat lagi niyang sinasabi, taon-taon na lang may namamatay. Taon-taon na lang may nasusunugan. Taon-taon na lang may nagugula. Taon-taon na lang may sumasabog ang mukha. Taon-taon na lang may napuputulan ng daliri. Taon-taon na lang may napuputulan ng kamay. Kaya ang hiling niya, no? Lahat ng uri ng firecrackers at fireworks, iba na. No? Kung nagagawa raw ito sa Davao, kung nagagawa raw ito sa Baguio, bakit hindi na gawin sa buong Pilipinas? I-total ban na yan. No? At kaya lang, isinasaalang-alang niya itong mga manufacturer ng mga fireworks at firecrackers. Baka daw mawala ng hanap buhay. Kaya nagsasuggest na lamang sila na itong darating na bagong taon, doon na lamang sa mga designated places. Sa mga lugar na lamang na kung saan magpaputok ng sama-sama. Amen. Upang sa ganoon ay maiwasan na ang disgrasya. At totoo naman talaga yung sinasabi ng DOH na yun. Eh ako nga mismo, hindi ako kinahabagan ng Diyos, sugat ko rito, peklat ko rito, peklat din ang lusis, no? Mabuti na lang ay hindi ako nagputulan ng kamay. Minsan nagpaputok ako ng whistle joy lang yun, hindi sumasabog yun. Eh hindi pala whistle joy, whistle pump pala yun. Tapos hindi nag-whistle, sumabog bigla sa kamay ko, mabuti na lang nabitawan ko. Kung nagkataon kung naputokan yung kamay ko, ako na ngayon si Ricardo Putol. Diba, isang kamay na lang ang gagamitin ko habang nangangaral ako. Kaya tama talaga ang DOH, tama. Tama talaga sila na talagang dapat talaga ay i-total ban na ang firecrackers at fireworks. At kung sakasakaling magpapaputok, siguro doon na lang sa mga designated places. Ang ibig sabihin ng mga designated places, isang lugar sa barangay o sa isang lugar na sama-sama na lang ito magpaputok o kaya manood na lang ng mga fireworks display. Yun na lang ang gawin upang sa ganoon ay maiwasan na ang sunog, maiwasan na ang kamatayan, maiwasan na ang pagkaputol ng daliri, ng kamay, maiwasan na ang iba't ibang bahagi ng parte ng katawan, at maiwasan na talaga yung mga disgrasya at kapahamakan. At minsan may mga nadadali, mga bata pa, sa mga pikulo, yung iba nakakalulo ng lusis, di ba? I mean, anong tawag doon? Yung watusi, yun, nakakalason yun, no? Kaya kung ang mga taga-Davao authorities, Baguio authorities and other parts of the Philippine Island and including DOH, lalo na ang DOH, no, talagang massive ang kanilang campaign, itotal pa na talaga ang mga firecrackers, how much more, di ba? How much more ang mga born-again Christian ang hindi mag-total ban ng mga fireworks and firecrackers? Amen.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sana tayo magpaputok niyan. No? Eh, kung hanggang ngayon, di pa rin naiiwasan yung mga parkrackers at fireworks, magkakot na lang siguro tayo ng mga fireworks, no? And parkrackers display. No? Noong nakaraan, ako ay nasa Araneta Center, no? Ang alam ko, pauwi na ako noon eh. Saglit lang, nagmerenda ako. Eh, nagulat ako eh. Biglang sa farmer's plaza yata, sa bubungyakan o sa rooftop, nagkaroon sila ng fireworks display. Na noon. At one time naman, kami ay buong pamilya ko kasama yung mga girls na full time. Nagse-celebrate kami ng konting wedding anniversary celebration namin ni Pastor Ricky. Eh, kumakain kami ng konti. Then nag-pray si Diyos. Pagkatapos mag-pray ni Diyos na nag-amen siya, biglang nagkaroon ng fireworks display sa labas. So, napatingin kaming ganoon. Wedding anniversary ba yun? Hindi yata, eh, no? Iba yata yun, eh, no? Kailan yun? Hindi, no? Ah, hindi, hindi pa wedding anniversary yun. Basta naghahaponan lang kami. Naghahaponan lang tayo, no? At naghahaponan lang pala kami nun sa labas. Yan noon. So, nagkaroon ng fireworks display. So, siguro, kung talagang hindi maiwasan, manood na lang tayo, huwag na tayong magpaputok. Amen. Tsaka pangalawa, sayang pera. No, sayang pera. No, at saka sabi nga ng DOH, kung kinukonsider pa rin niya itong mga manufacturer ng fireworks, siguro yung mga nagkatrabaho sa paggawaan ng paputok at saka yung mga gumagawa ng fireworks, siguro ay mag-iba na lang ng hanap buhay. Tama? Mag-iba na lang ng hanap buhay. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya ngayong darating na bagong taon, ang lahat ng mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship, ang lahat ng mga born-again Christians ay hindi bibili ng fireworks at firecrackers at hindi magpapapotok. Amen! Buo tayo ngayon after New Year, buo pa rin tayo. Amen! Glory to God! Ang sabi nga ng Bible, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. No? All things are passed away and behold, things are coming new. No? Ang sino bang naa-Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dati. At ang lahat ay lumipas na. Mga minamahal, sa buhay na ito, marami tayong gusto. Tama? Pero hindi lahat ng gusto natin na ay dapat mapasa atin. Kasi minsan, hindi naman ito kalooban ni Lord. Tama? Minsan, hindi naman talaga natin ito kailangan. No? Kapag tayo ay may pera, no? O meron tayong gustong bilhin o gusto nating magkaroon ng ganito at ganyan, no? Lalo na kung konti lang yung pera natin o kulang yung budget natin. Nakikinig pa ba kayo? Ang bibilin mo lang ay yung kailangan mo. Pakisabi, kailangan. Hindi yung gusto mo. Pag meron kang gustong bilhin, ang bibilin mo lang ay yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Nakikinig pa ba tayo? Di ba? Hindi lahat ng gusto natin ay dapat masunod kasi baka hindi ito kalooban ng Lord o hindi pa tayo o hindi natin kailangan o baka isang gamit lang yan o baka hindi mo gamitin yan. Amen. Nakikinig pa ba tayo? Lalo na kung konti lang yung pera natin o kulang tayo sa budget. Pag hawak mo yung pera mo, tanungin mo ang sarili mo, hindi yung kung ano yung gusto mo. Ang tanungin mo ang sarili mo ay ito. Nakikinig pa ba tayo? Ano ang dapat kong bilhin na kailangan ko? Okay, ikaw ay nagtatamburin, tamburiners ka, hindi ka dapat bumili ng high heels. Kasi hindi mo naman magagamit yung high heels habang nagtatamburin ka, itatago mo lang yan. Bumili ka dapat ng sapatos na isa ito na puti na makakatalong at makakalundag ka, hindi high heels, di ba? Kung member ka ng Praise and Worship Ministry, hindi dapat high heels ang bibilin mo. Kasi hindi ka naman sasali pang beauty contest eh. Hindi ka makakatalon, hindi ka makakalundag. So umigaw, saan ka lang? Ay kung naka-heels ka, naka-ganyan ka, paano ka makakatalon? Eh, paglakad ka lang ng high heels, susubsub ka na eh.
hindi mo, di ba? Ang dapat, iisipin mo ang sarili mo, ano ang kailangan mo? Pakisabi, ano ang kailangan? Hindi ang gusto mo. Kaya nga ang mga cellphone, di ba, ang bawat cellphone, di ba, may kanya-kanyang picture yan? May kanya-kanyang picture ang cellphone eh. So, ano ba ang kailangan mo sa cellphone, di ba? So, kung ano yung kailangan mo at mapapakinabangan mo yung cellphone, yung brand ng cellphone na yun ang bibili mo. Amen? Nakikinig pa ba tayo? Eh kung kailangan mo lang ng pang-text at saka pang-call, okay na sa'yo yung mga maliliit na cellphone. Eh tao mahuba rito. Kung pang-business, eh yung pang sa yung cellphone na pang-business, nakikinig pa ba tayo? Naunawaan ninyo ako? Tanungin mo nga yung katabi mo, gets mo ba? Di ba? Hindi lahat, pag nakatanggap ka ng pera, hindi lahat ng makikita mo sa mall, bibilin mo, lahat ng gusto mo ay bibilin mo. Hindi ganun. Tatanungin mo ang sarili mo, ito ba'y kailangan ko? Di ba? Ito ba'y magagamit ko pa sa mga darating na panahon? O baka isang gamitan lang ito? O matatabi ko lang ito? O baka pang display ko lang ito? At baka ito ay maging mitya pa ng buhay ko? Amen? Tama ba ako ron? Hindi ka sabing tama, pumalakpak nga ng malakas? Amen. So kapag tayo ay may pera, o may gusto, lalo na kung konti lang pera natin o konti lang budget natin, o kaya naman ay meron tayong gustong bilhin, kahit marami pa tayong pera, ang tatanungin natin palagi ito, hindi kung ano yung gusto mo, ano ang kailangan mo. Amen? At kahit gaano pa kamahal yan, bilhin natin. Amen? Kasi ano yan eh, lalong-lalo na kung para kay Lord yan. Amen po ba? Hindi nyo ba napapansin, bumibili tayo ng mga mamahaling gamit? Kasi yung mga mumurahin, ang dali masira, tapos palit tayo ng palit, bilit tayo ng bilit ng ganito, mga accessories, gumagastos lang lalo tayo. Kaya mabuti pa, bumili ng one time na mahal, di ba? Ingatan natin ito. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? So hindi baling mahal, basta mapapakinabangan ng matagal, lalo na kung mahal at magagamit para sa kalawalatian ng pangalan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Palakpakan natin ng Panginoong Diyos na buhay. Glory to God. Hinahapalakpak natin. Kaya anong sabi ganun sa alat ng Korinto 4:2? Anong sabi ganun? Na, yan. Now it is required, no? Now it is required that those who have given a trust must prove faithful. Ano man tayo pinagkatiwala sa atin, ay dapat na makita tayo na tapat sa anumang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano-ano bang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Buhay, gamitin natin ng tama. Oras, gamitin natin ng tama. Salapi, gamitin natin ng tama. Ang ating mga talento, gamitin natin ng tama. Isang araw tayo ay magsusulit sa Diyos. Amen. Paano mo ba ginamit ang buhay mo? Paano mo ba ginamit ang oras mo? Paano mo ba ginamit ang talento mo? Paano mo ba ginamit ang salapi mo? Isang araw haharap tayo sa Diyos at ano man daw pinagkatiwala sa atin ng Diyos ay dapat matagpuan tayo ng Diyos na tapat sa anumang pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya inuulit ko, hindi yung gusto natin ang tanong, ano ba ang kailangan? Hello, may tao mahumarun to. Hindi yung gusto natin, ano ba yung kailangan? No? May nangako sa atin na magbibigay ng camera, may nakanvas pa sa ibang bansa hanggang dito. Siguro nagkasakit, baka nagka-pimples. So nagka-pimples siguro, baka nagpa-ospital o baka nawalan trabaho, nawalan ng negosyo. Hindi natupad, no? Naglikom tayo pero hindi sapat, 1,000 something lang. Pero kinakailangan natin sa anniversary at kinakailangan natin yung bibili na rin lang tayo. Medyo yung maganda, maayos na, kinanbas natin. So, tinitingnan natin yung price at nagtanong-tanong tayo sa marami, no? Kinonsider natin ng maraming bagay, no? So, binili natin last Saturday. Saturday na natin binili, no? At mahal talaga yun, ang mahal ng konti, 50 million, no? Pero, yun naman ay hindi para sa bawat isa sa atin. Yun naman ay para sa Panginoon. Amen? Yes. Di ba, alam mo, listen very carefully.
Yan, kunyari, ganito. Kasama ko yung mga anak ko. Pa, bili mo ko yan, bili mo ko yan. Tinitingnan ko yung presyo. At ang sabi ko, ikot pa tayo, baka makakuha pa tayo ng mas mababang presyo. Totoo yun. Medyo syempre, minsan, bata yan eh, no? Si Joshua, 14 years old lang yan. Ang laki-laki, mas malaki pa sa akin. 14 years old lang yun. 3rd year, tapos 2nd year lang yun. Eh, laki. Eh, inusog na lang yung kanyang level. Pero umiiran yung pagkabata ko, pagkaminan, pag sinabi mo, hanap muna tayo ng iba. Medyo, ano yan, mawawala yan. Mabuti na lang, may cellphone eh. Mabuti lang, pwede mong i-text, pwede mong tawagan. Alam mo, marami siyang tinuro na ganyan-ganyan. Sabi ko, hanap pa tayo, baka meron pang mas murang.